Oo, yung laway nyo po. Dahan-dahan lang ang panonood. Baka matuluan itong mga paninda ko eh. Bagong luto. Magsisimula pa naman ang araw ko. Baka madugi. Turon, special po gagawin natin dito. Nako, eh, malaki po hunong ko dito sa turon na to. Siguro, pag ibinenta ko to, mga 120 isa. wait. Pag cash, 120. Pero kapag kahulugan, 150. O, basta mag-enjoy na lang po kayong manood. At yung link naman dun sa recipe, lagi kong inilalagay sa taas o sa baba nitong cooking video. Okidoki. Uy, nakaswerte ng saging nasaba sa palengke. Ito po ginagamit kong pambalot ng lumpia, hindi gift wrapper. Okay? At pagkatapos, nilagyan ko rin po ng konting cinnamon powder para may lasa. Kung may choice kayo sa asukal na pula, ang gamitin nyo is dark brown sugar. Tapos dagdagan nyo ng konting cinnamon powder, nakita nyo. Kaya special, may mani po. Okay, lagyan nyo ng mani. Tapos yung mani, tagtarin nyo. Huwag pinong-pino. Dapat may konting texture kasi masarap yan kapag kami nararamdaman kayong mani pag ninunguya nyo, di po ba? O paghaluin nyo na yung mani at saka yung dark brown sugar. Balatan nyo yung saba, hiwain nyo sa gitna at paghalungin nyo po sa mani at asukal. Basa pa naman kasi po yung mani. Eh yung hindi, yung saging. Yung saging, basa yung saging. Pagkatapos, dry yung mani. Tama ba? At saka nyo pagulungin. Masarap po ang combination ng saging at mani. Didikit yan. Kung ayaw nyong ituloy na turon, ganito na lang. I-freeze nyo muna bago nyo i-deep fry. Nako, ituturuan ko pa ba naman po kayong magbalot ng lumpia? Parang wala naman akong Pilipinong kilalang hindi marunong magbalot ng lumpia. O parang lumpia lang ang ibabalot natin pag gawa kayo ng turon. Lagyan nyo ng tubig sa edge para mag-seal right away bago nyo iprito. I-freezer nyo muna ito pagkagawa nyo para po stable and firm yung inyong turon bago natin iprito. Painit kayo ng maraming mantika dahil lubog dapat ang turon pag niluto nyo. Okay, dahan-dahan lang at baka mapaknot kayo. Mainit yan. Alam nyo, nung bata ako, lumalaki ko sa Pasig, lagi ko nakikita yung kapitbahay namin nagtitinda ng banana queue o turon. Si Aling Anghiling tsaka si Aling Gloria. Nilalagyan niya ng asukal na pula yung mantikang kumukulo habang niluluto niya yung turon. So, ginaya ko lang. Continue cooking until the egg rolls become golden brown. And right after frying, immediately roll it into your leftover peanuts and sugar combination. Pagulungin nyo na pong pagulungin dahil yung mainit na mantika will definitely stick into your peanuts and brown sugar. Palamigin nyo muna ng konti at hayaan yung mag-set yung mani at saka yung asukal na dumikit dun sa mainit na mantika. Tignan nyo, oh, sarap! Oh, I'm sure agree po kayo kung bakit 120 isa nitong turon na benta ko. Ang mahal kaya nung mani, daming mani niya na. Kidding aside, sana po ay nagbibigay sa inyo ng inspirasyon at konting ideas ang mga cooking videos na ipinopost ko. And while watching, sana po ay natatawa kayo para hindi boring tong cooking video, especially dun sa mga kaibigan natin na natututo pa lang magluto at nag-i-enjoy tumambay sa kanilang mga kusina. Okay? Okay everybody, thank you for watching the cooking video. Sana po'y nag-enjoy kayo. And to all of you na palaging nagpe-press ng like at nag-share ng cooking videos ko, maraming maraming salamat po. Alright, bye everybody.